Good day kayo sa video natin yan. Ang tatalakayin naman natin ay yung training plan kung paano makukuha yung sub 1 hour 10 minutes na 16K or 10 miler. So, medyo mabigat yung sub 1 hour 10 minutes or 70 minutes na 16K natin, pang medyo competitive runner na to. So, sa video na to, tatalakayin natin kung kailan ka dapat mag-upgrade sa 16K from 10K. Tatalakayin din natin kung ano yung mga bagay na makakapekto kung paano mo syempre makukuha yung target goal pace natin, tsaka syempre yung pinakamalaga yung mga specific paces and then yung mga speed session na training plan na ginawa ko para ma-reach natin yung sub 1 hour 10 minutes. So bago ang lahat, gusto ko lang munang batiin si Sir at Orlando Ortiz. Habi niya, 416K naman. Nag-re-rec ko siya ng 16K video. I'm running Light Ferris 33rd anniversary run competitively. If you have tips and training videos for 16K, sir, it would help me a lot. Thank you. So, nagkataon naman na talagang gagawin ko yung 16K na training plan. So, mamaya ako papaliwanag kung ba't nauna yung 21K kaysa dito sa 16K na training plan. Actually, naka-plano talaga yung pagkakasunod-sunod. Sinimula natin sa 5, 10, tas 21. Bati muna tayo kay Sir at Wang Bu Asbag. Lagi kong inaabangan video mo, boss. Watching from Italy, Rancid. So, ingat po at kamusta po sa mga kababayan natin na nagtatrabaho overseas. Kaling kay at Kit Ivan Solatorio. Sabi niya, shout out po sa next upload mo, sir. Dahil po sa inyo, marami akong nalamang importante about sa running, lalo na sa speed session. So, salamat po sa pagtitiwala tsaka sa panunood tsaka pag-aabang sa mga videos natin. Next ay kay Sir at Romel Bitbit. Sabi niya, salamat po sa mga tips, idol. Shout out po from Puerto Princesa, Palawan. Kumusta po sa mga kababayan natin dyan sa Palawan. Yun niya ay isa yung Palawan sa maraming nakikita ko sa analytics na may mga nanonood talaga. Kaya maraming salamat po sa mga tiga Palawan. Galing kay at Inday Mary YouTube channel. Hello po. Habi, idol, nanonood po ako sa mga training vlog mo from Puerto Princesa City, Palawan. Hello po, kamusta po sa inyo? At salamat po sa panonood at support. So, punta muna tayo sa maikling experience ko sa paglalaro ng 16K. So, unang 16K ko ay yung year 2019 sa Yakult 10 Miler sa Pasay City. Yun yung pagkatapos ko mag-milo, yung unang milo ko, unang 21K ko. So, tumapos ako doon ng pang-sampo overall. Tapos ang oras ko doon ay 1 hour 15 minutes. Sumunod naman is yung pit to run, itong suot ko mismo na to, na damit. Pit to run leg 1, 2022, after ng pandemic. Tumapos ako doon ng top 8. Oras ko doon ay 1 hour 10 minutes. So next ay 7-11 Pilimbes Alabang, 16K, year 2023. Tumapos ako doon ng top 9. And then ang oras ko doon ay 1 hour 7 minutes. So unti-unti nag-improve na yung oras ko sa 16K. And then Pulilan Bulacan Fun Run, 16K. May video tayo nyan kasi noong mga time na yun, alam na tayo, nagbablog-blog na tayo. Meron akong race noon. Top 6. Tumapos ako doon ng 1 hour 6 minutes 28 seconds. So PR uli yun. And then Sabres Run, yun, last year 2023 sa Clark na to. So yun, naka-podium ako, unang-unang podium ko sa 16K. Tumapos ako ng pangatlo. Tumapos ako dun ng 1 hour 5 minutes 20 seconds. Ito yung kasalukuyang kong PR hanggang ngayon. Tapos next ay yung Happy Run 2023, December yun, sa Clark din. Doon, nag-champion tayo. May video din tayo doon. Tumapos ako doon ng 1 hour 7 minutes 30 seconds. So, yun yung maikling experience ko sa paglalaro ng 16K. Lahat naman to, bukod dun sa una, halos lahat to sub 1 hour 10 minutes. What you need to know about a 10-mile race? So, yun niya, ang 10-mile is equivalent to 16 kilometers sa atin. Masanay tayo dyan. When should I try running a 10-mile distance? So, pangkaraniwan, itong mga 16K, nilalaro to pag yung kunwari mga yun niya, trilogy. Pangkaraniwan, ito yung sa leg 1, ito yung pinakamahaba. Pangkaraniwan din, itong 16K, nilalaro to pag yung gusto mong mag-upgrade from 10K, tapos gusto mong subukan na mag-upgrade to 21, so daan ka muna sa 16K. Pangkaraniwan, yun yung ginagawa ng mga kapwa natin runners. So, dito sa atin, medyo madalang-dalang talaga yung race na 16K lang yung longest.
Ang karaniwan kasi sa atin, ang nilalaro, 5, 10, tas 21. Yung 16, parang ano din to, parang 32K, yung madalang-dalang nalaruin sa isang event. What strength should I have as a runner to conquer it? So, syempre, itong 16K, ito ay mix ng endurance at speed. Kailangan mo dito na ng endurance para maging maganda yung oras mo, lalo na dito sa tatargetin natin, 1 hour 10 minutes. And then, kailangan mo ng speed. So, yung speed dito, ang karaniwang training ng speed dito ay kung ano yung training na ginagawa mo sa 5K. Tapos, ang endurance naman na kailangan mo rito ay yung kung ano yung training na ginagawa mo sa 21K. Lalo na dito sa oras na kailangan natin. So, yun nga, ito na kung bakit nauna yung 21K. Kasi, sa experience ko, una kong nilaro yung 21K bago ako nag-16K. So, nakatulong yun ang sobra sa akin dahil nagkaroon muna ako ng endurance. So, nung bumalik ako nung 16K na event sa Yakult, so, syempre, may experience na ako sa long, medyo mas madali na sa akin na i-conquer yung 16K. Kaya, naging maganda yung oras ko noon, 1 hour 15 minutes. Yun naman din yung dahilan kung ba't inuna kong ituro yung 21K. So, syempre, sa ibang pagkakataon, sa iba, hindi naman mangyayari na mauna talaga yung event nila ng 21. Pero, para sa akin, malaking factor kung bakit madali kong nakuha yung unang-unang 16K race ko. Paces to know on targeting sub 1 hour 10 minutes or 70 minutes na 16K. Ang magiging goal race pace natin dito is 4 minutes and 21 seconds per kilometer. And then, ang easy pace natin is between 5.13 to 5.45 per kilometer. Ang threshold pace natin ay magiging 4.20 per kilometer. And interval pace natin is magiging 4 minutes per kilometer. So, sabi ko nga sa inyo, ang speed na kailangan mong gawin or yung intensity ay pang 5K. Tapos, ang endurance or pang long distance mo na training is pang 21K training para makuha mo itong sub 1 hour 10 minutes. Dahil sa totoo lang, di ba, nadinig nyo naman yung ano, pag nagawa mo itong 1 hour 10 minutes, ano ka na, pasok ka na sa top 10, sigurado yan sa mga races. Magandang oras na ito kung ma-achieve mo. So, punta na tayo sa training workout to help achieve sub 1 hour 10 minutes. So, ang long run natin, syempre, kailangan natin endurance. So, LSD, nakakatulong talaga pag-build ng endurance. So, around 16K to 21K ang magandang training dito ng long run. Tapos, sa easy pace natin gagawin, around 5.13 to 5.45 or simply zone 2 yun. Ang ginawa ko naman na next na training for long run, pwede naman to ay progressive or tinatawag na progressive long run. Simula ka sa unang kilometers, takbo ka muna ng zone 2. So, easy running tayo. Maintain mo lang yon, 8 hanggang 8K. So, after nun, syempre nasa 8K ka na, second half na, doon unti-unti mo increase yung pacing mo. So, ang target mo doon is yung target goal race pace natin na 4.21 sa second half hanggang makatapos ka. So, ang mangyayari, progressive siya. Yun niya, unti-unti, nag-increase yung intensity hanggang natapos ka doon sa goal race pace natin. Para sa akin, malaking tulong yun pag nagawa mo. So, next is threshold. Run 50 minutes in 4.20 pace with 2 kilometers warm up. May typo error po ako. Kagabi ko kasi ito ginawa. And 2 kilometers cool down pagpatapos ka na. Ang magiging total mileage ito pag kinuwenta mo yung 4.20 pace sa loob ng 50 minutes is around 12 kilometers. So, isa yung magandang training. Dire-diretso po yun. Magkakaroon ka lang talaga ng warm up and then cool down na tig 2 kilometers. So, disregard yung typo. So, next threshold training natin ay tinatawag na 4x4 kilometer. Tatakbo tayo ng 4 na kilometrong straight. Magkakaroon tayo ng easy recovery na easy pace lang sa pagitan ng 2 minuto. After mo mag-recovery pace, nagjajag ka ng recovery pace ng 2 minutes, and then proceed tayo sa isa pa uling 4 kilometers, tapos magre-recovery ka uli ng 2 minutes hanggang makompleto natin yung 4 na kilometro. Magiging total nito ay 16 kilometers. So, proceed na tayo sa interval. Ang interval training natin ay magiging 10 by 400 meters at 1 minute 36 seconds. Ibig sabihin, yung isang 400 meters mo ay gagawin mo ng 1 minute 36 seconds with 90 seconds na rest. Magkakaroon ka ng pahinga kada isang 400 na 90 seconds.
Ang magiging total distance lang nito, yung 10 400 ay 4 kilometer. So sabi ko nga sa inyo, training to ng pang 5K itong interval. Dahil kailangan mo talaga ng speed para ma-achieve natin itong ano natin, goal natin na 1 hour 10 minutes. Last training natin sa interval, 8 by 1.6 kilometers. Ang 1.6 kilometer po ay isang mile. So ang magiging pacing natin sa isang repetition ay 6 minutes 26 seconds per 1.6 kilometer. Magkakaroon tayo ng 2 minutong rest sa pagitan ng bawat set. So ang magiging total nito po ay 12 kilometers lahat. So yun na po lahat yung mga ginawa ko para ma-achieve ko yung 16K na 1 hour 10 minutes. Para to sa mga runner na gustong maging competitive or mapaganda yung oras sa 16K. Sa mga susunod na video, siguro dahil since 1 hour 5 minutes po yung PR ko, siguro hanggang dun lang yung gagawin kong training plan kung sakali. Dahil sabi nga sa inyo, hindi ako gagawa ng training plan na hindi ko naabot yung pace na yun. So never po ako gagawa ng training plan na sa sarili ko ay hindi ko kayang gawin. So yun, kung nagustuhan nyo mga ganitong content, sana patuloy nyo pong subscribe para updated kayo sa mga upload natin dito sa channel. Paki-like yung video natin. Mahalaga po na nilalike nyo para malaman ko kung satisfied kayo dun sa ginagawa nating content. Para patuloy po ako na gumawa ng gantong mga content. So kung yun niya, kung may natutunan kayo, paki-like naman. Then comment po kung ano yung masasabi nyo, kung may gusto ko i-shoutout, kung may question kayo or anything. Pwede naman kayo mag-comment dyan ng kahit ano. Then share po yung video. Yun po para lumagana po yung running community natin. And then para yung knowledge, ma-share din natin sa iba. Tapos yun nga po, since yung YouTube channel po ni DQJ ay monetized na, nag-start po tayo ng monetization ngayong buwan pa lang. So ngayon pa lang po tayo nag-grind, ngayon pa lang po kumikita ng kaunti yung YouTube channel natin. Kaya nakakayaman po, pero yun nga, sabi ng iba, don't skip ads. Dahil natutulungan nyo po yung channel natin na kahit pa paano mag-grow. Para magkaroon din tayo ng kahit papaano funding. So yun, balato niya na po sa akin yun. Alam kong mayroong mga ads sa sobrang haba. Pero yung iba naman ng mga ilang seconds, balato niya na po yun sa akin. So muli po maraming po salamat sa lahat-lahat. Sa lahat po ng patuloy na nag-aabang ng mga videos natin. Na-appreciate ko po lahat ng mga comment nyo. Nakakataba po ng puso. Muli po, God bless sa inyo. Ingat po sa lahat.